love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3B. Quick to click and break the beast. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 20 ng Kanagawa All-Star. Disclaimer lang po. Ito ay fanfiction o fanmade lamang na ginawa for entertainment at para rin sa mga tunay na nagmamahal at sumusuporta sa slam dunk. Wala po ito sa anime o manga. Ang mga karakter sa story ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. Pero bago natin umpisahan, recap muna tayo sa part 19. Kung saan, pinasahan nga ni Rukawa si Sakuragi na naging dahilan para makapag-slam dunk ito at makalamang sa All-Star. At para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button, pati ang bell icon, para ma-notify ka sa mga bago nating video na ilalabas. Maraming salamat. So tuloy tayo. Nice slam dunk, Sakuragi. Bati ni Maki at ni Sendo. Buti naisipan mong ipasa sa isang henyo ang bola, ha, Rukawa? Wika ni Sakuragi, sabay tawan nito ng malakas. Time out, All-Star, sigaw ng referee. Nice one, team. Ang ganda ng ginawa niyong depensa. Kahit sa opensa, maganda din naging resulta. Bati sa kanila ng bench ng Kanagawa. Dumako naman tayo sa Team All-Star. Kalma lang tayo, team. Huwag kayo manggigil at magmadali. Nasisira ang ating opensa at maging ang ating depensa. Sa wakita, di ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Nadala ka ng gigil mo. Dahil sa gusto mong makapuntos, nakagawa ka ng isang pagkakamali na sanhi ng pagkasira ng opensa mo. Di ka naman ganyan maglaro, ah. Mag-focus ka lang. Isipin mo na ito ang bawi mo sa ginawang pagtalo sa atin ng Shouku noong Inter-High. Moroboshi, napansin ko din na hirap ka makalusot sa depensa ni Sendo. Ito ang payo ko sa'yo. Huwag mo ipilit na makapasok sa basket pag di kaya. Tandaan mo, lima kayo. Sure ako na pag pinaikot mo ang bola, mas magiging magaan at madali sa inyo ang maka-score. Masashi at Morishige, huwag niyong iwawala ang mata niyo kay Sakuragi. Napansin ko rin na lagi siyang nawawalan ng bantay. Kaya nagagawa niyang makapuntos ng walang kahirap-hirap. Iba na ang laro ni Sakuragi. Hindi na siya katulad dati. Malaki na ang in-improve niya. Ikaw naman, Minami. Parang nawawala ka sa laro. Ipakita mo sa kanila ang best shooter ng Osaka. Malaki tiwala ko sa'yo. Sadyang nauunahan ka lang ng kaba. Maipapayo ko sa'yo. Kung ano ang laro mo, yun ang gawin mo. Huwag kang kakabahan. Sana naiintindihan nyo ang aking sinabi. Sambit ni Coach DOUMOTO sa mga player niya. Opo, Coach. Sagot naman ang mga player niya. Dagdag pa ni Coach DOUMOTO. Kaya natin to. Galingan nyo. Ano pa at dumayo tayo dito. Kailangan mabigyan natin sila ng magandang laban para sulit ang pagpunta natin. Punta naman tayo sa Team Kanagawa. Ganda ng ginawa mo, Hanamichi. Di ko akalain na mapapatumba mo si Morishige, sambit ni Miyagi. Ano ka ba naman, kulot? Henyo ata itong sinasabihan mo. Yung mga ganong galawan eh madali lang para sa katulad kong henyo. Pagyayabang ni Sakuragi, sabay tawa nito. Kunggong, bulong naman ni Rukawa. Ano binubulong mo dyan, ha? Soro ka. Inis na sabi ni Sakuragi. Makinig kayo. Panigurado, gagawa na ng hakbang si Coach DOUMOTO. Dahil nahihirapan sila na makagawa ng puntos mula sa loob. May posibilidad na nasa labas naman sila
pupuntos. Di ko lang alam kung sino ang gagawa nun. Kaya dapat basahin nyo ang mga galawan nila. Sakuragi, napansin ko sa'yo, madali na lang ang pag-jump shot mo. Malaki ang maitutulong yan. Kasi kahit di ka na makalapit sa basket, eh magagawa mo ng makapuntos. Sambit ni Coach Anzay. Oo naman tatang, ako pa. Nakita mo ba yung ginawa ko dun sa kalbo na mukhang bakulaw? Pinatumba ko siya. Yun ang tinatawag ko na secret move. Ang henyong ito lang ang may kayang gawin yun. Wika ni Sakuragi, sabay tawa nito ng malakas. Tingnan nyo guys, mukhang nagyayabang na naman si Anamichi sa teammate niya, puna ni Takamiya. Nako, wala nang bago dyan kay Anamichi. Pagdating sa ganyan, tugon naman ni Oksu. Bigla tuloy siyang binatukan ni Akagi. Sabay sabing, huwag ka mayabang sa Kuragi. Hanggang di patapos ang laban, huwag ka muna magyabang. Dahil sigurado ako na pinagpaplanuhan ka na nila kung paano ka pipigilan. Dagdag pa ni Coach Anzay, Sendo at Rukawa. Maganda ang pinakita niyong depensa. Ituloy niyo lang yan. Mas nagagawa niyong sirain ang laro nila. Opo Coach, sagot ng dalawa. Sa ngayon, ituon niyo na lang muna sa depensa. Saka na akong gagawa ng hakbang pag may nakita akong nagbago sa laro nila. Galingan nyo para di tayo mapahiya sa sarili nating distrito. Paalala ni Coach Anzay. Opo Coach, sagot ng buong team. Maya-maya pa, nagdikit-dikit sila, sabay nagpatong-patong ng mga kamay. At isang malakas na sigaw mula kay Akagi. Para sa ating distrito, fight! Fight! Sigaw din ng mga kasamahan niya. Kaya natin to. Tapos na nga ang timeout at papasok na ang bawat kupunan. Biglang tinawag ni Coach Dumoto si Sawakita, Moroboshi at si Minami. Sabay-sabing, kay Minami niyo muna ibigay ang bola. Oras na malibre ito sa 3. Ikaw naman Minami, umanap ka ng pwesto na makakapuntos ka. Okay, sambit ni Coach Dumoto. Opo Coach, sagot ni Minami. Hawak na nga ni Moroboshi ang bola. Okay team, tayo naman. Umatake na nga si Moroboshi habang iniisip ang sinabi sa kanya ni Coach Dumoto. Nakalma at ipakikot lang ang bola. Tama si Coach, 5 kami. Kailangan namin magtulungan. Bulong sa sarili ni Moroboshi. Pinasa nga nito ang bola papunta kay Sawakita. Pagkakuha nga ng bola nito, sabay ikot naman sa kanya ni Minami. Kaya ipinasa ito ng patalikod ni Sawakita. Sabay iscreen ito kay Maki. Sabay tira ni Minami sa 3. Sinubukan habuli ni Rukawa ang tira nito. Dahil mabilis ang release nito, hindi na nagawang maabot ni Rukawa ang tira. At yun, pasok ang bola at puntos para sa Team All-Star. Ang score ay 17-16. Lamang na ulit ang Team All-Star ng isa. Ganyan nga, Minami. Ipakita mo sa kanila ang isa sa shooter ng Osaka. Bulong ni Coach Dumoto. Nagpakitang gilas na nga si Minami at sinunod niya ang plano ni Coach Dumoto. Matagumpay naman nila itong nagawa. Magtutuloy-tuloy na kaya ito. Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!